Hello guys, so welcome sa ating daily update. So starting now, July 28, 2020, so daily na ako magbibigay ng update about sa mga paying HYIP na na-test ko na yung talagang may active deposit po ako or yung na-test ko na na paying siya. So para ma-inform kayo, mas maganda po if ever nakasubscribe po kayo sa aking channel, mas maganda po talaga na i-click nyo yung parang bell icon para ma-notify kayo if ever meron akong updates na ganito, kasi hindi ko sure kung anong oras ko talaga sa maipublish ang daily update ko. So, kasi may mga nagpublish na ako na video in the past, tapos possibly na kahit yun, maganda ang comment ko doon or magandang experience ko doon, pero ngayon hindi na, nagiging scam na. Kasi nga itong mga HYIP or high yield investment program, unregulated po ito ng ang government. So talagang wala siyang maibibigay sa atin na security or guarantee na mananatili siya. So parang parang may kuta, kung sabi ng iba na may kuta ang mga HYIP, kung aabot na sila ng kuta, pwede na silang tatakbo, pwede na silang mag-shutdown. So, wala na tayo. So, talo yung tawag. So, at saka guys, napakahirap po talaga mamili ng mga high-yield investment program ngayon. Napakahirap talaga. Hindi talaga masabi na ito si HYIP A, talagang legit ito, mananatili ito for how many years. Hindi talaga. Kasi sabi nga dito sa HYIP, walang forever. So there would be a time na range of time na paying siya, magandang experience natin, pero talagang aabot sa punto na mawawala siya. I hope na sana may magtagal talaga for how many years. I hope ito na si Comex trade. Hoping lang mag-guarantee talaga. So, okay. Si Comex trade ang inilagay ko sa pinakauna na legit and paying HYIP ngayong 2020. Kasi nga, since April 2019 pa siya and until now paying. So, nasa mga 2.1% din ang kada araw natin for 20 days. So yan. 2.1% for 20 days. Tapos pwede ka mag-invest ng 10 lamang. You can test Comex trades if gusto mo siya i-try for only 10 para mas mababa talaga yung risk. Okay, so next, si Bank of Tron. So, mas baguhan din si Bank of Tron. Bago ko siya na-try. Pero, okay din siya. Yung pinaka gusto ko sa kanya is, ito ay smart contract. So, hindi naman lahat na smart contract scam eh. So, ito siya. Hindi rin natin masasabi na may core business siya inside. Parang pyramiding style pa rin siya. Pero so far, okay, kasi tumataas yung deposit niya. So, and daily. Pwede ka maka-withdraw anytime nga. Anytime of the day or every hour. Ganon, pwede ka mag-withdraw. So, okay. And number 3 sa ating paying HYIP is Spark Earn. So, 2 times na ako naka-receive ng ano dito kay Spark Earn. Payment. Tapos, instant siya. So, once mag-withdraw tayo, instant talaga na papasok sa ating BTC wallet. If BTC. Or BTC, I guess, meron bang iba? Kasi BTC yung ano ko eh. Pwede pala peer. Mas mabilis din sa peer. Okay, so, mas maganda dito sa Spark Earn. Actually, ngayon ko lang ito na pagtanto na mas maganda pala itong ganito na scheme or kitaan, kasi mas mabilis ang ROI, although hindi siya forever plan.
So ito si Spark earn 12% daily for 12 days. So parang 12 times 12 nasa 44% din ang kitain natin in 12 days. So mas mabilis siya. I-compare ko 'yan mamaya sa isa pang program na frustrate talaga ako today. Okay? So bakit nasabi ko na mas maganda ngayon? Pero nga ito din is hindi natin masabi kung kailan siya magtatagal kasi more than a month na ito. Number 4, si Crypto 300 Club. Actually matagal na si Crypto 300 Club, mga 2018 pa siya nag-umpisa pero may remodeling ng kanyang income. So May 31, 2020 nag-umpisa siya sa 10% for not sure ako for how many days. Yung naabutan ko is 19% for 9 days. It lasted 11 days at kahapon nag-umpisa itong 22% for 8 days. So kikita tayo ng 22% for 8 days pero yung weekends half lang ng 22%. So sa ngayon na naka-experience na talaga ako ng maraming scam for aabot ng mga 30, parang paaabutin ka lang kaunti ng ROI. So I think mas maganda mag-gamble dito sa mga short investment. Dito sa mga short investment guys na mabilis yung ROI. Kasi for example, sasali ka ng site na bago tapos yung ROI is 32 days, ganon. 32 days, 33 days, mga ganon. So parang ang tagal ng ROI. So parang wasting time ka lang. I really na-relate ko talaga ngayon or today na parang wasting time lang na sumali sa mga may ROI na 27 days pa taas and then magiging scam in 30 sa so mga ilang araw bago ka after ka nag-ROI. So parang maliit lang ang kitaan. Although daily ka naman nagwi-withdraw from the beginning, pero yung kita mo is pagkatungtong pa ng for example 32 days. So mahirap 'yon. In the long run or parang in kapag ma-realize natin nagwi-waste lang pala tayo ng time. Tapos ilan lang ang kikitain natin kasi ginagiging scam na. Okay? So, Lontech. Si Lontech naman is matagal na din siya, mga February 2020. Although, again, nakalimutan ko, si Crypto 300 Club manual siya. Pero kapag bibili ka ng packs na marami, na premium, kasi 10 per premium packs. So, for example, ako, bumili ako ng 6 na premium packs na activate yung Express 2 withdrawal sa akin. So kapag Express withdrawal mas mabilis siya kasi yung hindi Express withdrawal kay Crypto Club 300 aabot siguro ng mga 48 hours or medyo ang iba mas sobra pa nga sa 48 hours. Pero kapag naka Express withdrawal naman within a day or after 24 hours talagang papasok na sa BTC as of now. Okay, si Lontech naman, manual ang bayad niya, na-try ko na din siya, pero mas mabilis nga sa weekdays. Ngayong today, nag-withdraw ako, although manual siya, pero pumasok ka agad. So, 3% for life, option to withdraw 34% of loan amount on the 22nd day. So, although tinay ko din siya, although ito yung na-pull ito doon sa mas matagal mag-ROI, pero tinay ko din kasi okay naman ang feedback. Tapos, at the 22nd day, pwede tayo magkaroon ng, pwede natin piliin yung option na withdraw ng 34% ng loan, yung investment natin kay Lontech. So, ibig sabihin, makukuha na natin yung 100% in 22nd day. Pero nga, hindi na tayo mag-i-income. Actually, pwede natin hindi din i-withdraw lahat para may matira pa sa ating loan at yun ang kikita for lifetime. Parang ganun siya. May option to withdraw a certain part up to 32%. 34%. Number 6, X-Bonds.
instant ang take? Ah, hindi. Instant, manual, parang not sure ako dito. Kasi may instances na instant. May instances din na hindi. So, parang hindi. Or parang instant, ganun. Not sure ako. Pero okay. Okay si Xbans. 4% daily, 450 days. Bago pa siya, hindi pa siya umabot ng 30 days. Mga nasa 25th day pa niya ngayon. So, critical pa rin siya. And, I mean, critical stage. Kasi, yung sa GC na pag-usapan namin, due to frustration sa mga scam sites na abot ng mga 30 days lang. So, parang yung first day until mga 3 months, very crucial stage. Kasi kalimitan talaga so far, hindi naman ako bitirano talaga dito, pero so far sa na-experience ko, yun talaga yung parang period na magiging scam ang site. So, from first day to 30 days. So, kapag nakita ko naman, kapag lalampas na siya ng 3 months, for example, itong si Lontek, 5 months na, magsi 6 months. So, ganun. So, kapag lalampas na siya, parang sa tingin natin, medyo nagiging reliable yung site. Parang sa tingin natin, talagang mas tatagal pa siya. Up to siguro a year or so. Katulad ni Comex Trades. Okay? And then, si Crypto Mining Biz. Instant siya, 3.6 daily, 448 months. So, parang mining ito. Medyo, ito yung, si Crypto Mining Biz, medyo ang may kaibahan talaga sa lahat ng mga sinalihan ko. Kasi, ito parang, yung concept talaga niya is magmamine ka ng, for example, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, parang ganon. So, mayroon tayong tinatawag dito na hash power or hash rate. Yun yung parang bilhin natin sa kanya para makamina tayo. Pero yung kitaan natin, regardless kung magkano yung hash power na binili natin, ang kitaan is 3.6 daily talaga for 48 months. Okay? So far, ito yung mga paying, legit and paying high-yield investment program ngayong 2020 na meron akong account. Although dito sa Xbans, pinull out ko, meron akong video na nag-pull out ako, tines ko talaga sa Xbans kasi although ito ang example ng site na pwede nating i-withdraw yung kapital natin. So, ibig sabihin, walang lock-in si Xbans. So, after 24 hours na mag-deposit, if ever wish natin na mag-withdraw, pwede, for a 10% fee. Okay? So, na-withdraw ko na din ang kapital dito, may video ako. At saka, Crypto Mining Biz, ang maganda din sa kanya is, hindi nga nakalock yung kapital natin. So, if ever nag-deposit tayo ng $100 today, tapos, kasi ang ano dito, withdrawal is $5 yung minimum. So, for example, naka-withdraw na ako ng mga 3 times. Tapos, medyo nag-ibit ako at kailangan ko yung pera na 100. So, pwede ko talaga siyang kunin dito sa loob ni Crypto Mining Biz for a 5% fee. Tawag doon, alter fee na 5%. So, may advantage din po siya. Okay, so, tatapusin natin ang kwentuhang ito sa questionable or scam site, si My Microprofits. Actually, si My Microprofits yung talagang binibida ko sa mga videos ko. Kasi nga, nakapag-ROI na talaga ako dito. So, parang nasa 400 USD na yung na-withdraw ko. Then, yung deposit ko dito is 289. Kaso lang, today talaga, July 28, nagpinding na siya. At saka ito yung i-open ko, ipakita ko sa inyo. Magsubok din tayo ng withdraw ngayon. So, makikita natin na talagang magpipinding siya. So, if ever nagbabala kayo kay May Profits, huwag na kayo mag-invest dito kasi nga questionable na talaga siya.
Feeling ko talaga, although hopeful ako, pero feeling ko talaga scam na si my microprofits. Although wala pang 24 hours or 48 hours yung pending withdrawal ko. Under observation ko siya, pero yung ano ko ngayon, nararamdaman ko parang iba na siya. Iba na. Okay, let's hook in dito kay my microprofits. Ito si my microprofits. So, di ba yung mga a few days ago may parang clone ito. Yung clone talaga, yung kaibahan lang nila is kulay. Yung your net profits. So, parang sabi ng mga karamihan doon sa inaabangan ko na YouTube din, ang sabi doon, parang talagang iisa lang yung operator nito. Dati hindi ako parang nakumbinsi, pero ngayon napagtanto ko na para nga. So, ito may 7.55 na sana ako, ang ganda na sana, pero may pending pa ako kaninang umaga na 5.80. So, i-withdraw natin sa... I am sure talagang pending na naman ito ngayon. So, 7.55, i-withdraw natin. Yan, yan ang sabi. Na talagang scam na. Dito, your withdrawal has triggered a manual review. Please allow us 1 to 24 hours to process your withdrawal or we will send it back to your account if there are any errors. Alright, so, hindi pa nga lumampas ng 24 hours kaya sabi ko dito questionable or parang scam na talaga, pero so far I think questionable pa yung status niya. Pero nasanay kasi ako na may panotice itong si Comex Trade every weekend, pero ngayon wala. So this is a parang very important change sa nangyayari sa site, so dapat siguro merong email, pero walang email. So, yun ang nakapag, ano ka talaga sa akin, na scam na si my microprofits. Sayang. Sayang kasi I've been really positive or parang binibida ko si my microprofits every time. Pero ito yung katotohanan talaga, na walang forever sa mga hype. At saka yung very crucial stage na is 1 to 3 months. Kasi ito, mag-2 months pa ito or mag-3 months pa. So, yeah. Talaga hindi pa talaga ito completely 2 months. So parang nasa mga 34 sa mga 40 days yata ito. So yun. Or parang almost 2 months na. So yun yung ito yung pangit sa mga HYIP or high yield investment program, na sasali ka for the hope to make money, pero in the end ikaw yung matatalo. So, kaya nga, very crucial guys, sinasabi ko naman po sa lahat ng video ko na ang HYIP or High Yield Investment Program is napaka-risky na investment. So, parang may pera dito sa high yield, kaya nga natatawag na high yield kasi mabilisan yung kitaan, malaki yung kitaan, pero high risk talaga. Kasi hindi ito regulated, hindi ito legit talaga, na matatawag natin na legit, na complying with all the government regulations, walang ganun sa mga HYIP. Okay? Kahit sabihin pa nating registered company, kasi ito si my microprofits, kung tinan natin, may ano din ito, may registration. Pero wala. About nga magiging scam na or scam na po talaga. So, never na kayo mag-invest dito. Right? So, itouch ko lang, ito si Bank of Tron. Maganda yung takbo dito. Ito yung nasa second list ko talaga. Bank of Tron. So, kasi smart contract siya eh. Hindi katulad ng ibang mga program mga sinalihan ko dito na hindi siya smart contract, there is no way to verify kung magkano na talaga yung profit, yung fund na andoon sa loob. So dito makikita natin. So far ito na, may ano na nga ako, may 16,250 TRX in investment dito. Pero kasi hindi pa ito lahat, termed ang iba dito. So parang
kapag ma-expire na yun or mag-mature, parang bababa ako ulit sa mga 10,000 TRX. Pero not bad. Okay na sa akin to. So far, in just less than a day, meron akong 751 TRX. And TRX is also a good crypto investment in the future. Kaya it's good to hold some TRX for preparation na tataas yung, baka tataas yung value nga in 2021, 2022. Okay guys, so mabilis lang yung pag-sign up dito sa mga bago at interested. So kung CP, kasi usually CP talaga yung, or phone yung gamit natin, mag-download lang po kayo ng Tron Wallet. Tapos mag-fan kayo ng TRX sa inyong Tron Wallet. Meron din akong tutorial, ililink ko sa ibaba dito sa video. Okay, so I guess mahaba na masyado yung pintuhan natin. So ganito na lang, kada update ko dito, kada araw, mag-discuss pa rin ako. Pero to make it short, kada araw meron akong i-picture na legit dito na ipapakita ko talaga, tulad ni Bank of Tron. Okay, so before tayo magtapos, tingnan muna natin yung kanyang smart contract. Right, so nasa mga 100 million TRX na din siya. So maganda ito kasi yung pagtaas at pagbaba niya parang proportionate, or parang yung pagtaas talaga niya is mas mabilis kaysa pagbaba. So when I started tracking dito, nasa mga 64 pa yung pag-join ko. So ngayon na sa mga 100 TRX na. So yung pag-akyat niya is mabilis. Ibig sabihin, madaming tao na pumapasok, madaming tao na sumasali kay Bank of Tron at nag-invest. So it's a really good, so far, it's really good. And sabi ko nga, anytime pwede tayo mag-withdraw. Anytime pwede kong kunin ito. Pero kaugalian ko na for the past few days na palakihin muna ng mga 1,000 plus bago mag-withdraw. Okay. So guys, maraming salamat.